pork empanada ni Tony Perez. Madalas ka ba sa Katipunan? Siguro'y nakita mo na ang Frankie Steaks and Burger sa tabi ng bagong cravings malapit sa Lily of the Valley's Beauty and Grooming Salon. Kung nakita mo na iyon, nakita mo na rin siguro si Batotoy. Lunes hanggang Sabado, inaakyat ni Batotoy ang liku-likong landas mula barangka hanggang service gate sa likod ng Ateneo Grade School, kasama ng tatay niyang maintenance engineer sa paaralan at ng mga kalaro niyang sina Nono, Itok at Radney. Karamihan sa mga batang umaakyat dooy humihimpil sa malawak na covered court ng college sa tabi ng R School malapit sa observatory kung saan sila nag-aabang ng magbabadminton at tennis na tatawag ng Pulot Boys. Si Batotoy naman ay hindi humihimpil doon. Lalakarin niya ang malayo-layo pang gate 2 at doon ay tatawid siya sa Katipunan upang maupo sa sementadong island sa harap ng Frankie Steak and Burgers. Natatandaan mo na ba siya? 6 na taong gulang si Batotoy, ahit ang kanyang ulo. Maliban sa tumpok na buhok sa ibabaw ng kanyang noo, mabilog at masigla ang kanyang mga mata. Mabilog din ang kanyang pisngi. Lagi siyang nakangiti at mayroon siyang mga ngiping kuneho. Suot-suot niya ay kamiseta at short at sandals na happy feet na laging kupas at maluwag pagkat pinaglakhan ng kanyang mga kapatid. Maliit si Batotoy kaya't di siya humihimpil sa covered court. Doon ay lagi siyang nauunahan sa pagpulot ng bola ni Nono at Itok at Radney at iba pang batang barangkang higit na maliksi at higit na malaki sa kanya. Kaya nga't isang araw ay napadpad siya sa harap ng Frankie's Steak and Burgers at doon ay nagkusa siyang mag-watch your car. Kanyang-kanyang lugar na yun pagkat ang ibang batay nasa harap ng Shakey's at ng Jollibee at ng McDonald's at ng Kentucky sa iba pang mga bahagi ng Katipunan kung saan marami at sunod-sunod ang pumaparadang sasakyan. Bagamat ng ilan-ilan nga lamang ang tumitigil sa harap ng Frankie's, ay kontento na si Batotoy, kahit kung minsan ay hindi siya inaabutan ng kahit 5, at kung minsan ay hindi siya pinapansin, at kung minsan ay binubulyawan pa siya ng may-ari ng sasakyan. Kung mahina ang racket, magdamag siyang nauupo sa sementadong island sa harap ng Steak and Burgers na parihaba niyang trono. Maalikabok tuwing tag-init at tuwing tag-ulan ay maputi. Ngayon, naaalala mo na ba siya? 11 ang kapatid ni Batotoy. Ang 4 na panganay ay nagsipag-asawa na't mayroon ng pamilya. Ang sumunod pang 4 ay nagtapos ng high school at kasalukuyang iginagapang ang pag-aaral ng tatay nilang maintenance engineer at ng nanay nilang hilot. Ang susunod na 2 nasa elementary pa. Si Batotoy at ang bunsong si Nining ay pinagpasyahang huwag munang pag-aralin pagkat libre man ang matrikulay, sakit ng ulo ang pambili ng gamit at kasangkapan sa mga project. Paboritong kapatid ni Batotoy si Nining. Tuwing papanaog sa barangkay kasakasama ng tatay at mga kalaro, bago umuwi, nagdadaan siya sa tindahan ni Aling Rory. Sa ganoong mangkaliit na kinita sa pag-watcher car ay ibinibili niya ang bunso ng kahit na anong munting pasalubong. Isang supot na Oshi o Ding Dong o Tommy o 2 balot na chocnut o crispy bar o cloud 9 o 3 perasong white rabbit o snowbird o judge. Saka lamang siya papasok at susuot sa pasikot-sikot na looban tungo sa kanyang tinitirahan. Sa may poso pa lamang ay tanong niya na ang malinggit na si Nining. Nakaupo sa may pintuan, naghihintay, nakadamit at sandals na happy feet na kupas at maluwag din ang mga matay mabilog at masigla rin. Ang mga pisngi mabilog din, nakangiti, at tulad niya'y mayroong mga ngiping kuneho.
Pagkatapos maghapunan ng patis at kangkong o kung minsay bagoong, sinaba Totoy at Nining ay tumutulong sa nanay sa pagtitiklop ng sinampay. Pagkatapos, makikinood ng telebisyon sa kapitbahay na si Aling Mela. Bago mag-alas 8 ay pinapapanhik na sila, kaya't naglalaro't naguhuntahan na lamang sa magkabila ng maliit nilang kahon ng mga laruang plastik. "Bukas kuya, ano uuwi mo?" laging tanong Nining. "Di ko sasabihin, sorpresa," lagi namang sagot ni Batotoy. "Marami klase candy?" "Maraming marami. Pag marami kong makuha pera, mas marami kong mabibili." "Kuya, saan ka kukuha pera?" "Sa Katipunan, doon ako nagtatrabaho." "Doon sa trabaho ni tatay?" "Hindi, mas malayo pa ron. Tatawid ka pa. Minsan kung gusto mo, sasama kita." "Gusto ko, kuya." Tulad ng dati, magbibida si Batotoy tungkol sa kanyang pag-watcher car sa harap ng prangkis, tungkol sa mga taong nagagawi roon, tungkol sa kanilang mga kasuotan, tungkol sa kanilang mga sasakyan, tungkol sa minsay nag-aabot na sa kanya na 5 piso. Si Nining ay nangangarap ng candy at damit at laruan, at si Batotoy naman ay nangangarap magbantay ng pagkarami-raming sasakyan sa harap ng Frankie Steak and Burger sa Katipunan. Natatandaan mo na ba siya? Madalas ka ba roon? Siguro'y narinig mo ng tunay na masarap ang pagkain doon. Taga Mabalakat ang may-ari at ubod ng dinamnam ang kanilang tenderloin at tibon. Spur ribs at Hawaiian at Salisbury at ala pobre at beef teriyaki. Hortosino at skinless at tapa at aros ala Cubana na naging hanap-hanap ng nagsisidayo roon. Maliit at makitid ang pwesto, ngunit malinis at naka-aircon. Nakagigiliw sa paningin ang mga ilaw ng pendengyente sa ibabaw ng mga mesa, at laging may masasayang ibabaw ng mga mesa, at laging may masayang tugtugin. Sa tabi ng kaha, may lata-latang torones de gasoy at basket-basket na petit portunes at gara-gara pong yemas at balot-balot na espasol at bote-botelyang garlic peanut. Pero iisa ang pambato ng Frankie's Steak and Burgers, di lamang sa mga regular na parokyano, kundi sa lahat ng nagsisidaan. Pagkat sa tabi ng pintuang salamin ay may aluminum na bintanang pan-take home. At sa ilalim ng bintana, may makulay na paskil na tinititikan ng pentel penapula at asul sa isang parisukat na perasong dilaw na kartulina. Frankie's Special Pork Empanada, 10 pesos and 50 centavos. Nakakain ka na ba ng pork empanadang iyon? Umaumaga, tanghatanghali, hapon-hapon, diiilan ang nagsasadya sa Katipunan at tumitigil sa harap ng Frankie's at kumakatok sa bintana at nag-order ng pork empanadang iyon. Isa-isa, dose-dosena, grosa-grosa, pambaon, pangmerienda, pangregalo, panghain sa bisita. Di rin niilan ang nag-order at doon mismo kumain, kung hindi sa tapat ng bintana ay sa harap o gilid ng munting restaurant. At kung hindi sa harap o gilid noon ay nasa nakatigil nilang sasakyan. Lagi silang pinanonood ni Batotoy, nakatungtong sa sementadong island, tahimik at nag-iisa. Minsay, isang binata at isang dalaga ang nagparada ng galant at nag-order ng pork empanada at cook, at doon nagpalamig sa loob ng sasakyan. "Boss, watch your car?" Magalang na mungkahi ni Batotoy, na winalang bahala lamang ng dalawa. Palibhasa ay may masayang biro silang pinagtatawanan. Muling naupo si Batotoy sa sementadong island. Pagkat bukas ang bintana ng galant, dinig ni Batotoy ang kanilang usapan habang sila'y kumakain, maging sa kanyang kinauupuan. "I always buy this, it's so sarap," sabi ng dalaga. "Galing dakras," sabi ng binata. "Yeah, it's so manipis and it's so malutong, diba? When you buy it, it like manamis na miss. This one really, really made Tita's favorite. She'll go out and make lakad just to buy it.
It has kiniling with no taba and bacon bits and chips and raisin and water chestnut and chopped onion and carrots and grated cheese. So different from the commercial ones you buy in other place. How harang! It's all potatoes and so maalat and tastes like flour. Matapos magmirindal ay hinagis nila sa labas ang mga basyong plastic na matapos inumay kinumayos muna at pinilasan at ang mga pirasong wax paper na pinagbalutan ng empanada at ang manipis na sorbeleta. Sabi ni Batotoy sa kanyang sarili, "Pag yumaman ako, kakain ako nun." Pinagbasdan niya ang dilaw na paskil at ang aluminum sa bintana. At ang waitress na naroot nag-aayos ng buntong-buntong pork empanadang nakabalot ng wax paper sa may plastic sa bandeha. Sinuksok ni Batotoy ang isa niyang kamay sa kaliwang bulsa ng maluwag niyang short. Doon may 25 bagul. Sinuksok ang kabila sa kanang bulsa, isang jes 35, 2 mamera. Matagal-tagal pa at marami pang sasakyang babantayan bago siya makabili ng kahit isang pork empanada. Kung sana'y malaki-laki lamang siya nang makapagpulot boy sa covered court o kaya'y makapag-agaw ng iwa-watcher car sa harap ng Shakey's at ng Jollibee at ng McDonald's at ng Kentucky. 3.40 piso lamang ang kinita niya sa buong maghapon. Nang sunduin niya ang tatay niya sa maintenance department, ay tahimik siya at malayo ang tingin. Kagyat na naisip ng tatay niya at mga kalaro kung siya'y nadapuan ng sakit. Ngunit dahilan niya'y napagod lamang siya sa kawawatcher car sa harap ng prangkis. Sa tindahan ni Aling Rory ay matagal niyang pinagmunihan ang ipasasalubong sa bunsong kapatid. Nakontento siyang bumili ng isang balot ng ruweda. May 2.17 piso siyang natitira. Imbis ibili ng lastiko o holen o tex o ihulog sa alkansya ng nanay, ay maitabi niya bilang simula ng kanilang pag-iipon noong gabing iyon bago ganap na makatulog ay nanagimpan siya ng masarap na buhay na walang takot at walang pagod, at walang sakit, at walang kakulangan sa pera, at walang problema, at sa pinilakang tabing ng kanyang diway, kasama niya si Nining, at sila'y nagbibiruan, at sila'y nakasakay sa isang maliit na galant, mangyari panagimpang bata, at sila'y nagparada sa harap ng prangkis, at sila'y nag-order ng pork empanada at coke. At doon sila'y nagpalamig sa loob ng sasakyan. Pagdilat niya, maliwanag na sa labas at tinugyog siya sa balikat ng tatay niya. "Toy, sasama ka ba?" dinig niyang gulong ng tatay niya. "Opo," tugon niya. Bagamat talos niya na sa umagang iyon ay manguhuli si Nanono at Itok at Radney ng alupihang dagat sa San Roque, at noong makalawa lamang ay naganap siya ng malinis na basyo ng ligong paglalagyan at nagpaalam siya sa nanay. 2 piso lamang ang kinita niya noong araw na iyon, kaya't sa tindahan ni Aling Rory, higit pa siyang nagmumuni-muni bago magpa siyang bumili ng 4 pirasong tootsie roll na siyang pinasalubong niya kay Nining. Ang basyo ng ligong ginawa niyang sisidlan ng sinsiloy kanyang nadagdagan ng kaunti lamang. Gayon pa may nadagdagan. Inalog niya iyon at pinagmasdan at inisip na sa loob ng sanlinggoy maaaring mga lahati ang lamang iyon. At iniisip din sa loob ng isang buwan ay makakabili na siya ng pork empanada. At muli niyang inalog at pinagmasdan. "Nag-iipon ako, Nining," pagkatapat niya sa bunsong kapatid, bago niya ibinaon ang basyo sa ilalim ng maliliit nilang kahon ng mga plastik na laruan. "Pag marami na ako pera, bibili tayo empanada. Masarap iyon." "Parang lechon, kuya," usisa ni Nining. "Mas masarap pa, mayayaman ang kumakain nun." "Sa birthday ko, kuya," sisang muli.
Oo, pag marami na ako pera, kakain tayo doon. At sandaling nagliwanag sa isip ni Ningning ang larawan ng sari-saring maririkit na kainan ng balalas nilang natatanaw ng nanay mula sa mga jeepney at bus na kanilang sinasakyan. Tulad ng maraming kainan sa katipunan, hindi ba? Tulad ng mga kainan doon, naghihimpilan ng mga batang watcher car sa harap ng Shakey's at ng Jollibee at ng McDonald's at ng Kentucky's at ng Frankie's Chicken Burgers. At isa si Batotoy sa mga batang iyon. Kaya't siguro ay nakita mo na siya. Pagkat kinabukas ay naroon na naman si Batotoy. Naghihintay at nagbabantay. Umaumaga, tanghatanghali, hapon-hapon. Nakilala niya ang mukha ng pagtsatsaga at ng pagtitiis at ng pagsisikap at ng pag-asam at ng pagbabakasakali ng ginhawa ng pagpanhik sa bahay na may bulsang puno ng sinsilyong kumakalansing, ng lungkot ng pag-aalat, ng paghiga sa banig na malakas ang pagnanasang makabawi kinabukasan at kinabukasan pa, kinabukasan na naman at kinabukasang muli. Dadapwat sa pagdaan ng mga araw ang sisidlang basyo ng ligoy ng alahati rin at dumami ang nilalaman. Nang bilangan ni Batotoy ang sinsilyo'y umabot na sa 21 at mabibili na niya ng pork empanada para sa kanilang dalawa ng bunsong kapatid. Bukas tayo bibili, malapad ng ngiti ni Batotoy. Naghagikikan sila at nagigigil sa tuwa at nagsilitaw ang kanilang mga ngiping kuneho. Madaling araw pa lamang ay gising na ang magkapatid. Nagbihisi ni Ning ng kaisa-isa niyang barong panlakad, kulay cotton candy at may kwelyong may palibot na kulay sapin-sapin at malaking lasong kulay cotton candy rin, na binihisan lamang tuwing may binyag o kasal o pistang bayan o simbang gabi o dalaw aginaldo. Nagpulbot siya at nagsuot ng hikaw niyang plastic at hugis bituin. Si Batotoy naman, pagkat walang sariling maayos na panlakad, ay nagsuot pa rin ng maluwag niyang short at ng kamisetang may dibuhong kupas na oso at mga titik na "So happy summer day, be many friends." Nahiram sa nakatatandang kapatid. "Papa siya lang dalawa ha," bika ng nanay nang sila'y paalis na. "Birthday party kami, kuya." Masayang gitiw ni Nining at humawak na siya ng mahigpit sa kanyang kuya. Inakyat nila ang likulikong landas mula barangka hanggang service gate sa likod ng paaralan kasama ang tatay nila at ni Nono, Itok at Rodney. Nagdaan sila sa covered court at nilakad ang malayo-layo pang gate at doon ay tumuwid sila sa katipunan patungong Frankie's Steak and Burgers. Samantalay, malihis muna tayo. Kung madalas ka nga sa katipunan at kung nakita mo na nga ang Frankie's Steak and Burgers at kung nakakain ka na nga ng Frankie's Special Pork Empanada, nakita mo na rin siguro ang waitress na madalas matoka sa aluminum na bintana roon. Nang umagang iyon, ay muling gumising ng may toya sa utak ang waitress. Noon kasing nakaraang linggo at nagsara sila ng kainan, nang magbilangan ng peray, natuklas ang kulang ng 21 ang kabuang bayad sa empanada. Sinabuna ng may-ari ang waitress sa pagiging burara at pinaghinalaan pang nangupit ng dalawang empanada. Bagamat di siya inawasan ng sahod, labis na dinamdam ng waitress ang pangyayaring iyon. Totoo ngang siya'y burara, ngunit sa pangungupit ng empanada'y wala siyang kasalanan. Noong umagang iyon, nang ipasok na nagdi-deliver ang mga kahon ng sariwang empanada, isa-isa yaong binuklat ng waitress at ang nilalaman ay maingat niyang binilang. Inayos niyang buntong-buntong sa mga plastik na bandeha. Dinala, pinatong sa pasimano ng aluminum na bintana at hinugot ang drawer sa ilalim ng bintana upang ilabas ang librito ng mga resibong puti at rosas at perasong carbon paper at ballpen na matagal nang nawala ang takip.
at bunga ng kanyang pagiging burara. Noong umaging iyon, bago dumating sina Batotoy at Nining, ang nalalabing mga resibo ay puti sa librito'y naubos. Muling hinugot ng waitress ang drawer sa ilalim ng bintana. Sa sulok kasi niyon ay may nakasalansang mga bagong buong librito. Nang humila siya ng librito, dalawang empanada ang nasagi ng kanyang kamay. Nakabalot pa ng wax paper, ngunit papanis na. Noong nakaraang linggo'y nahulog sa drawer at natulak sa loob, nabunga na rin ang kanyang pagiging burara. Nakaramdam ng inisang waitress, naalala niya ang masasakit na salitang bitiw ng may-ari ng kainan. At ang paghihinala nitong nangupit siya ng empanada, nakaramdam din siya ng itim na galak. Galak ng paghihiganti at galak ng pagwawagi. Napaisip ang waitress. Hawak-hawak niya ang mga empanada sa kanyang mga kamay. Parang dalawang shoulder pads ng blusang dapat niyang tubusin sa mananahi mamayang gabi. Parang dalawang malaking kwey, mga pulang kahoy na pinapahagi sa kanya sa templong Chino. Minsan, samahan siya ng kaibigan upang magpahula ng magagandang hanap buhay. Nang sandaling iyon ay may kumatok sa aluminum na bintana. At pagsungo ng waitress ay may dalawang maliit na batang naroon. Nakatingala sa kanya, mabibilog at masigla ang mga mata. Mabibilog din ang mga pisngi, nakangiti at may mga ngiping kuneho. Pabili po ng dalawang empanada, bati ng batang lalaki. At biglang kaganapan ng itim niyang galak ay kinuha ng waitress ang 21 abot-abot ng bata. At iyon ay lihim niyang ibinulsa. Inabot naman niya ang dalawang lumang empanada. Upo tayo, Nining, ngiti ni Batotoy, dala-dala ang kanilang kakainin. Upang di marumihan ang damit ng kapatid, ay pinagpagan niya ng alikabok ang isang bahagi ng sementadong island. Naupo silang magkasiping, nangitian, nagingitian, naghahagikikan at nangigigil sa tuwa. Dito ko nagtatrabaho, pagmamalaki ni Patotoy, at pinagmasdan ni Nining ng buong pagkamangha ang kanilang kapaligiran. Maingat nilang binuklat ang wax paper at masayang tiningnan ang mga empanada at masaya yaong sinubo at kinain ng marahan upang namnamin ang lasa't di nila agad maubos. Kakanin mo't balat, Nining, kasi malutong, bili ni Batotoy. Masarap, kuya! Masarap. Sa katipunan, patuloy na nagdaan ang mga sasakyan. Mabilis at mabagal. Pork empanada ni Tony Perez.